Hey guys, Jan here, and welcome back to The Present. So as you can see here, we have a guest. His name is Adrian. So before anything else, let's have him introduce himself. Hello guys, I'm Adrian, the founder of Regulus Realty and as well as a practicing real estate broker. Best man. Oh, best man ako siya sa kasal. Technically, we're friends for a very long time. Siya akong kauban, kung madula amigdota. Yes, tagadula amigdota, but dili mi ingon na ina nakahawad ha. Just setting the expectations sa inanang putang. But anyway, di po may inanang kabanga. So, ang question na to karon is coming from Tata. No, Tata Bato. Kwapuhan mo pangalan, no? So, the question goes like this. How to start a business in the Philippines while still in abroad? Okay, so, naapoy insights si Adrian mo to. Gwapo po na i-share po niya, no? Unsa may nindot call? Unsa may gwapo anak call? Actually, gwapo yung pangutana. Gwapo mo dito siya pangutana. Nindot eh, nindot. Nindot, sorry. Tagay po tagpwede matubag. Pero for my side, which is real estate, na ako automatically ma-pitch sa iyahang answer, which is mag-start siya o invest sa mga condominiums. Condominiums man good, especially kung naka sa abroad, dali lang kayo mo siya ma-manage. Especially sa mga certain developers nga na sila ilahang property management mismo. So, technically, ikaw nga nasa gawas, confident ka nga imong unit is well taken care of. And then, especially, naaroy ka ng Airbnb. And dito lang po ka mag-market. So, simple ra kaayo ang imuhang pag-operate kumbaga sa imong business. Ang imuhang stream of income, mamonitor ni mo dito via Airbnb, kay email ra man. And then, the way you market it is through dito ra pod. So, ana lang siya ka-simple. Pagkatapos, while kaniyang pitch dali ang while still in abroad, I assume nga Pinoy siya. Na, di ba? Most probably. Kaya ang pangalan po niya pang Pinoy mawood. Pero possible. So regardless ha, kung kinahay OFW ni siya or let's say for example, foreigner din siya, ang lamang mang good while ka nang mupalit ka sa condominium is regardless kung Filipino born ka or foreigner ka, pwede sa imuha diretso ipangalan ang condominium kay technically kung ako nag-invest or nagpalit og condominium, ning buy-in ko sa corporation. Sa corporation, sa condominium. Mao nga tawag nila ng condominium corp. Ano siya? Ako rin gibali kumbaga. Mao na siya ang reason usually pod nga gina-stereotype nila nga pangita ng condominium oy kay after 50 years dili naman din yung maakua. In which case, murag, nga, time pa. Mana siya ang common misconception. 50 years ang murag technically duration sa condominium corporation kay mana siya ang nasa law na to sa Philippines. Every 50 years, kailangan na i-renew ang corporation. So, applicable siya since ang condominium corporation is a corporation, kailangan na siya i-renew. Pero wala nagapasabot nga after 50 years, mawala na to tanan akong investment. Nagapasabot lang ato nga kamo isip mga incorporators sa atong condominium, kailangan ninyo i-renew ang inyong condominium corporation. So dili ingon na mahugno ang building or like gubao na lang building. Possible na siya nga mahitabo given nga mo na siya ang consensus nga sa corporators. Oh, maring nasabutan ba nga ay na lang atong buhaton since bawi naman nato ang tanan na itong nagasto diri ah. Pagkatapos, nay urag butang na ito, nay gusto mo palit sa ato ang property diri ah. Ito na lang ibaligya. Nya mo man ang butang na ito. Pagpalit ako sa condominium is butang ako karon 3 million. And then after 50 years, ang kantidad anak karon nay mo palit 1 billion. Mana ito sila ito nga. Ah, sige, baligya na lang nato. Pagbaligya pa na ito, oh, halin sila. Sila nga isip mga incorporators ato, sila po mismo magbahinay ato. Ana lang siya kasimple. So technically, when you buy a condo unit, you technically become an incorporator sa kato na condo na ano? In every sense. In every sense. Unya, kita ikol, kita pre ana, nasa sa gawas, si tata nasa sa gawas. Kung saan niya pagbayad? Saan niya pagbayad? Oh, dali ra kayo. Daghang mataog ka ng means nga, ka ng bayad, mobile banking, kumbaga, or online banking, di ba? Okay. Oh, so depende sa unsa siya nga country, pwede lang nga, diretso lang fund transfer dito. Isa po niya pinaka, regless, ay hindi po siya, buta na to, dili, pinaka convenient, pero isa po niya pamaagis, through PDCs. PDCs, na ipadala.
pwede PBC, manatoy padala, or mag-SPA siya, someone din yan sa Philippines, motoy hang i-taga niya special power of attorney nga mo'y mag-firma, manana. So actually, daghan kayo pa maagi draa, and then kanakamang po siya po, mag-depende po lang siya sa developer, kay sila po mismo, na sila ilahang mga pamaagi, para mapadali ang life sa mga someone na katong nasa abroad. Kay whether we like it or not, or di mentioned whether we like it or not, definitely, murag mo cater magyud ang developer sa unsay kanang rag to fully accommodate sa unsay pinaka convenient para sa ilahang mga buyers. Eh, kinsa gyud developer nga di gusto mahalin ilahang product, di ba? Develop pa mo. Yeah. Kuan di kayo. Manang sana. So isa ka way na tata na if you want to have a business in the Philippines while you're still in abroad is for you to invest in a condo unit. Tapos ang imuang income ana is through passive income pinaagi sa pag kanang Airbnb. It may be on a daily basis or it can be on a monthly basis pod. So at least while you're there, you're earning big and then you invest your money here, that's one. Guwapo po din na simple ra kayo. Simple kayo siya na business model. Right, kung tustusin mo or makaingon ka nga, kung maghima siya ang traditional business na address sa Philippines, pwede man. Kasi for example, mangita siya partner nga masaligan. In which case, sa karong mga panahon na, isud kayo. Isud kayo paon. Yeah. Hindi lang maiwasan yun nga, right, tayo karon so good. Nindot or nagkasinabot mo, wapo pa kayo yung dagat, and then along the line, or may simang na to, yung ikaw nga nasa abroad, or complacent lang ka nga, ah, oh, lagi masaligan ako to siya, pero pagbalik nimo, ano na di ay. So, better yet, an ani, sa kanyang magod nga condominium na kanyang proposal na kung mag-invest ka condo, hands-on magod nimo siya. And then, ang imuha mo, kumbaga, third party nga mutabang sa imuha is, kato lang gihapon, taga-kumpanya lang gihapon, dili to siya somehow involved sa imong internal nga business. So wato siya ilabot kung pila imong renta nga ginadawat, wala siya ilabot sa kanang pila imong kanang sana mga nasingil ana, pero nato siya ilabot para ma-preserve ang kanindot sa imong sa facilities, ang kanindot sa imong unit ana. Yeah. So actually gwapo to siya na idea, no, ta na mag-invest ka sa condominium. Ang another thing siguro akong mahunaan is you can have a partner here in the Philippines na siya na ang magpadagan siya ang business. Actually, recently, I think 3 days ago na ako'y meeting na inana dyan ang sitwasyon. OFW siya. So, iyahang ginasaligan ang iyahang bayaw. No? So, nagpadala siya kwarta diri for capitalization, for money exposure, tapos ang katong iyahang bayaw ang nag-manage sa business. So, while you're there, nakay extra money tapos napo kay kaila diri sa Pilipinas na kanang butanin mo suod nimo na amigo negosyante siya nita siya funding inana kasing tao na gusto siya magkaroon ng business, you can also fund that person. So that's another way for you to become to have a business here in the Philippines while you're still in abroad. So yeah, so duha ka idea ang nahatag karon. Number one is ang condominium na unit. No, that's a really good thing. Dali po siya. Number two is you can have a partner here in the Philippines to do the business for you and with you while you're staying abroad. So yeah. So ani, guys, maybe you have another thing or any ideas na makatabang sa ato. Kung basic OFW po ka, nakagihimo na nagkaroon ka business in the Philippines while you're still in abroad. So put them down in the comment section. Let's help the community out. And thank you so much for watching this video. Pag nakatabang yung video sa imuha, please don't forget to subscribe and hit the notification bell so that every time we have new videos and guests, you will get notified. So, see you in the next video.